rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Si pagpapatuloy ng mga tumitinding eksena sa bagong yugto ng Batang Kapog dito sa Isay Star TV sa alakitna ng pagtitinda ni Marites. Nilapitan naman siya ng mga chismosang tauan ni Roda kung saan ikinainit niya ng ulo ni Marites ang pag-uusap-usap sa kanyang harapan tungkol sa kanyang buhay. Habang nakasalubong naman ni Roda si German at sinubukan ang humingi nga ng tulong. Subalit, sa ikalawang pagkakataon na hindi na kinampiyan si Roda dahil sa ginawa nga nitong pag-aalipusta sa kanilang mga kapitbahay. Dito, dinaiwan na nga siya ni Chairman na umalis na nga lang siya o tika eh magpakabait niya ito. Para sa kanya sarili, tala, nakiusap naman si Aling Mary na kay Aling Nita na magbukas nga ng pwesto sa kanilang tindahan. Naagad naman siyang pinayagan habang sa eksena sa presinto. Naharap naman si Lena nila Teniente ang Kobe at Samonte at kinausap nga ito patungkol sa kanyang pag-alis sa serbisyo. Dito, tumaas naman ang tensyon nung matumbukan ni Samonte ang pagbubuntis ni Lena na ikinagalit naman ni Lena dahil nga sa pakingyalam sa kanyang buhay habang hindi naman nagpatalo si Lena at naglabas din niya ng kanyang galit sa dalawang Teniente samantala. Patuloy naman ang panggigipit kay Rigor sa kanilang presinto ng kanyang mga kasamahan dahil sa pag-alis nga ni Lena. Hindi rin nakaligtas si Rigor sa pambubuyo sa kanya ng dalawang teniente at pinahihindigan na lang na isa siyang matuwid na pulis. Habang gulong-gulo naman ang isipan ni Marites sa kanyang sitwasyon na nararanasan at makailang minuto pa nga ay dumating na nga rin si Tanggol sa tindahan ng kanyang nanay upang kumastay niya ito. Dito, halos hindi naman maipinta sa mga mukha ni Marites ang kasiyahan na makita niya ang kanyang anak na si Tanggol. Kung saan, pinagtakpan naman ni Marites ang kalagayan nila sa kanilang bahay. Ibinalita naman ni Tanggol ang maganda niyang kalagayan sa trabaho na lapis naman ikinasiya ni Marites. At sa di inaasahan ay itinanong naman ni Tanggol kung may pag-asa pa nga siyang muli makabalik sa kanilang bahay. Dahilan upang mapahintuan si Marites at subukang pagtabuyat si Tanggol. Sa uli, tanging kapakanan niya lang ni Tanggol ang kanyang iniisip pang hindi naman makadagdag sa problema ng kanilang pamilya.